Our Filipino soldiers and members of the Armed Forces of the Philippines are trained for specific duties. To uphold the sovereignty of the country, support the Constitution, and defend the territory of the Republic of the Philippines against all enemies, foreign and domestic. Their functions are to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory, protect the country from foreign aggression and internal subversion, advance the national aims and interests, and perform such duties as the President may direct. They are the defenders who selflessly put their lives on the line to make sure that the country is secured and the people are safe, undermining the possibilities of being injured or martyred. Not all Filipinos are given that rare chance to die for his country. Yan ang tandaan ninyo. Yan ang pinakapaborito. Alam ko sa Obrizal. Ba't ito sinabi kasi niya, hindi lahat ng Pilipino pinagbigyan. How I wish I would hear my son say something to me on the same, similar, or parallel at masabi ko sa kanya, thank you, magpasalamat ka at binigyan ka ng pagkaroon na ako mamatay rin sa bayan ko. At I'm not a soldier, I don't know kung saan ako papunta, pero ganito yan. Lahat naman tayo. Lahat tayo may sinusunod. Whether you like it or not, there is always a day for you. So, kayong medyo lumusot, means to say, fight again. But this I can assure you, my presidency will take care of you. Halos sa isang buwan na yung nakalipas nang nagbisita si President Duterte sa Biluna. Nung hindi pa siya nagbisita doon, apat na buwan ako nakamukmuk lang doon sa kwarto ko. Sa kadahilanan ng ganito yung nangyari sa akin. Mahirap mawala ng paningin. Siguro yung mga lowest moment ko doon, yung marami pa siya, sabi ko marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Yung mga anak ko, paano na sila? Hindi ko na makikita yung paglaki nila. Hindi ko na makikita yung kung gaano sila kagaling mag-drawing. Pero gayon pa man, simula nung nagbisita doon si Presidente, talagang nagbagong lahat. At ito ay dahil sa isang panalangin. Every soldier knows the possibilities while doing his duties for the country, but losing part or parts of his body can be hard to come by. It needs strong support and motivation from the man highly respected for him to find new purpose in life, a reinvention. There is life, still life, after the accident. E, tsamba lang talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional.
Halos 6 na taon na po ang nakakalipas simula po nang sinabi niyo sa akin during our dinner at Malacanang in celebration of the National Heroes Day on 2016. Binigyan niyo po ako ng laptop noon at nagdadalawang isip pa nga po ako noon kung tatanggapin ko po yung laptop na yun na binigay ninyo or hindi. Kasi sabi ko, hindi lang ako nakakita, bibigyan pa akong laptop. Yun po pala ay maraming salamat po sir at ipagpapaaralan niyo po pala ako noon sa isang computer school for the blind sa Los Angeles. Atrib, computer school for the blind. After noon sir, yung one month after ng aking discharge sa Biluna, ako po ay kinuha ni Secretary Delfina L. Lorenzana dito po sa DND upang hawakan po ang Project Kapagdaka. Ito po yung project ng DND for Soldiers with Disabilities. Very appropriate po na office para sa akin at naging productive po tayo doon gamit itong mga napag-aralan nating technology. So, I am proudly to present to you, sir, the accomplishment or the product of your invention sa akin. Hindi nyo man nabalik ang aking paningin, pero ito naman po ang ginagamit ng Panginoon upang maging liwanag sa maraming tao, especially po sa aking mga kapwa sundalong may kapansanan. And all things work together for good to them that loves God and to them who are the called according to His purpose. Ako po pala si First Lieutenant Jerome J. Jacoba ng Philippine Army. Ako po yung chairman ng Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. So 5 hectares po na land area ito. Ang component po nito dito ay meron po tayo ditong mushroom enterprise development project na ibinigay ng Department of Agriculture sa atin, particularly ng Bureau of Plant Industry. Meron po din po tayong multiplier farm project, greenhouse at vegetables production. May kambing, baboy, manok tayo dito na mga native, so organic po ang ating mga produkto po dito, no? So ang vision po namin dito sa 5 hectares na land area na ito ay later on we will going to develop this into accessible agro farm tourism industry na kung saan dito po dadalhin ang mga wounded soldiers o yung mga soldiers with disabilities natin na prior to return in their civilian life ay dadaan muna sila dito sa farm na ito upang magsanay sa agrikultura. At hindi lang po yung ating mga wounded soldiers kundi po yung mga civilian po natin na mga PWD na interested sa agriculture. Ang Wounded Soldiers Agriculture Cooperative po ay natatag noong December 5, 2018 doon po sa Viluna Medical Center sa Quezon City. Yung mga na-wounded po during the Marawi siege, yun po yung na-organize natin kasi actually ako po yung founder. Bulag po yung founder, no? Literal na na bulag yung founder ng co-op na ito. So nakita po natin kasi na ito yung makakatulong sa ating mga kasundaluhan na nagkatamo ng kapansanan. So to make them functional and productive despite of their disabilities. So ito po yung co-op yung inorganize natin. At we surveyed that 70 to 80% ng mga wounded soldiers will go back to their ang residents na magko-cultivate o magbabalik sa farming, no, after their retirement. So yun po yung ang composition ng ating co-op is it composed of wounded soldiers and their dependents. So ngayon po meron na po tayong 130 na wounded soldiers. Actually ito po yung co-op na hindi po namin gusto na dumami ang miyembro. So, napakaganda ng ng vision po namin dito kasi pagka makaproduce po kami ng mga mushroom,
ay ibibenta din po namin ito doon sa Manila. Dito po yung magiging production area namin ng mga protein bags. At doon po namin isasabit sa Manila para nandun po talaga yung market. At saka kung ano po yung mga ano namin doon, ma-i-income namin from that livelihood, siya na rin po yung gagamitin namin na for the development ng farm na ito at ang programa para sa ating mga sundalong may kapansanan na ma-realize nila na hindi talaga natin sila pinapabayaan hanggang kahit na may mga kapansanan na po sila. Yung mga capacity building po na i-offer natin dito sa area, number one, ito po yung mushroom cultivation training. Ang pwede po natin silang bigyan ng kasi yun po isa sa mga nakikita nating magandang livelihood para and accessible livelihood sa ating mga sundalong may kapansanan, no? At hindi lang po yun, meron din po tayong mga livestock and poultry production dito, vegetables production, vermicast na production, organic fertilizer po yun. At the same time, ang pupunta po sila dito, hindi lang dito sa farm na ito, kundi itutur din po natin sila sa mga model farm, mga developed na mga farm dito sa Batangas and Cavite and Laguna, no? Ang meron po tayo ditong billeting area na can accommodate ng 30 participants. So galing din po ito sa Department of National Defense. So tayo na po yung Wounded Soldiers Agriculture Cooperative na po yung nagmamanage dito ngayon. So yun po yung mga capacity building na possible dito. At hindi lang po yun, yung mga skills ay ikakandak din po natin dito in coordination sa TESDA Batangas, no? So yun, utilize po natin yung mga government agencies natin concerned na siya yun po yung magtuturo din sa atin kasi expertise nila po yun. So tayo po ang Wounded Soldiers Agriculture Cooperative lang po yung mag-organize ng training, magre-request tayo ng mga instructors from TESDA, Department of Agriculture and other concerned government agencies. Kami po ay nagpapasalamat on behalf of the Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa ating gobyerno, lalo-lalo na po kay Presidente Duterte na kung saan siya po ang isa sa mga dahilan kung bakit natayo itong kooperatiba na ito. At sa AFP at sa Department of Agriculture at sa Department of National Defense at sila po yung nabigay ng mga farm commodities and ng land area na ito. Sa gusto pa pong tumulong, open po kami sa lahat ng mga tulong ninyo para po maging productive and maging successful po ang itong Wounded Soldiers Agriculture Cooperative na po na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayo.